Tsaka ano, yung bracket, gagawa mo ko ng crash guard. Oo, oh, sige, sige. Anong gusto mo, yung half lang o pupuloy natin to? Ba't pala dinala mo yung ilaw? Wala pa, papadala lang. Padala mo lang dito para mapwesto ko. Ang brand na gagamitin ni Boy first time sa Philippine Loop is Nitro. Nitro. And then ang gagamitin natin na gloves is Nitro din. Mahaba na. Yan yung ating gloves na gagamitin sa biyahe. Ang gagamitin natin na helmet this time is... Sarap! Carbon Lodi. Yan, ang RRV1 na carbon helmet ng Gili. Ito ang ating gagamiting helmet sa ating Philippine Loop. Good morning! It's another gloomy day again. Malamig pa rin ang panahon natin dito sa Bulacan. Wala tayong biyahe ah. Meron tayong asikasuhin ngayon. Simulan na natin. At ilang linggo na lang ang nag-aantay sa atin. Alright. 1:45 PM. Ngayon pa lang nagsisimula yung vlog natin. Okay. Let's go! Okay, ngayong araw ay hindi tayo babiyahe, wala muna tayong rides. Pero meron tayong sisimulang kailangan gawin ngayong araw na to. Kasi kukunting panahon na lang, naalala nyo meron tayong solo Philippine Loop na gagawin ngayong February 1. Tentative pa naman yung schedule. Pero para ba kasi 1 month pa yon, pero dalawang linggo na lang kasi ang preparation ko kasi sa January 10 ay pupunta tayo ng Calibo, Aklan sa Adiatihan. So 8 days ako doon, so ilan na lang matitira na araw sa preparation. Tignan natin, ayoko kasi nang umaalis nang hindi talaga okay ang lahat eh. Ayoko nang kakabakaba ako, ayoko nang nagmamadali, lalo na at Philippine Loop yan. Eh matagal tayong panahong mawawala. Ang tagal natin sa kalsada. Isipin mo, nasa 5,700 kilometers halos kung gusto mong sagarin yung pinaka-edges ng Philippine Loop. Pero pag hindi naman, nasa 5,400 plus. So, ganun din. Halos malayo pa rin. So, kailangan natin na maayos na preparation. At ngayong solo Philippine Loop natin ay hindi na si Spike ang dadali natin. Yung Honda XADV na natin na regalo sa atin ng Kobe Motor Care and Sports. Si Daddy Spike kasi, binabiyahe ko na yon off-cam. May mga biyahe ako na parang iisa pa lang kaya ng video ang napanood yung gamit ko siya. Pero binabiyahe ko siya nang hindi ko binavlog kasi nga gusto ko magkasundo na kami ng motor. So far naman okay naman kami dalawa. Nagagamay ko naman siya. Mas masarap siya gamitin. I mean, ay hindi. Kung pipiliin ko sa long rides talaga, yung mga hardcore run, mas pipiliin ko na naka Honda 150 ako, si Spike kung gagamitin ko, kesa kay Daddy Spike. Pero para maiba lang, iba-iba yung comfort na binibigay. Basta mas komportable gamitin si Spike, yung Honda, yung itong 150 natin. Mas okay ako dito, mas kampante ako dito. Syempre magaan, maliit, yun naman malaki, may power, malakas talaga. Pero tignan natin. Pero excited akong gamitin siya. Pero yun nga ang problema, marami tayong gagawing modification sa kanya kasi si Daddy Spike is brand new na motor yun eh. Wala nakakabit na ilaw sa kanya, auxiliary lights, walang crash guards, walang bracket para sa top box. Alam mo, ang daming kulang. Okay naman sana kung pang dito lang, pero kasi mag-Philippine Loop tayo, kailangan natin yung mga bagay na yun. Kahit sa totoo lang, ayoko sana siyang gawa ng mga modifications na ganun, pero kailangan natin yun. Mahirapan ako sa biyahe. Kaya samahan niyo muna ako sa bahay. Kukunin ko lang muna si Daddy Spike. Iiwan ko doon si Spike doon. Nala na mamaya kung paano ako makaka-uwi. Siguro mag-tricycle na lang ako. Dadaling ko siya kay DC Monorack. Maraming nabibili na brackets online, crash guards online. Pero gusto ko na DC Monorack eh. Ibang klase gumawa ng DC Monorack pagdating sa mga brackets. So kung mayroong maganda online na mga crash guards, eh mas mamamodify pa natin kapag si DC Monorack ang gumawa ng mga brackets natin.
Datalan natin kay Bro Jomar ng DC Monorack yung Honda XADV natin. Hindi ko alam kung gaano katagal ang pamamalagi ni Daddy Spike doon sa planta, sa factory ng DC Monorack. Pero sige, dun muna para lumuwag-luwag yung grahe namin. Yun. Siyempre, dyan si Rap-Rap. Chumichill lang sa buhay. Ayan. Saglit lang. Ngayon, tika lang ha, papakita ko sa iyo. Sa mga hindi pa na, yung mga bagbalak, yung mga naka Honda ADV dyan. Kamusta? Mukhang militar ha. Takti yan, nakaginto ka pa, brad. Nakaginto ka pa, brad. Ano, nagbagong taon lang. Saudi boy ka na. Ito si Rap-Rap, ang aking kaibigan. Kilala nyo na yan. Tawag dito, gusto ko muna ipakita sa inyo malapitan yung setup ko ng Philippine Loop. Hindi ko siya binabago hanggang ngayon. Kung ano yung mga ilaw na ginamit ko, kung ano yung mga pinagkakabit ko dyan. Ito yung mismo, ito mismo yung aking setup ng Philippine Loop. Hindi ko na siya tinanggal. Ayan. So, dati may mga modifications akong ginamit dito na nagtaas ako ng windshield, wind guard ba tawag doon, na itim. Ginawa ko siyang clear para visible ba yung vision ko dito sa mga kalsada, sa mga lubak-lubak. Ayan, mga ganyan, mga winglet-winglet na yan. Ano lang yan, pang paporma-porma na lang. Pero wala naman talagang naitutulong. Ayan. Para pogi lang siya tignan. Yung GoPro ko, pinagdikitan ko dito ng dalawa. Sa mga motovloggers to ha, na may balak mag-Philippine Loop ha. Ito lang naman yung tip ko sa inyo. Kung ano yung setup ko. Dito yung action cam ko. Kaya meron ganito dito. Kasi tinatalian ko yan, yung GoPro ko, papunta dito. So huwag kayong magtitiwala na nakamount lang yung GoPro nyo kapag nag-Philippine Loop kayo. 80% posibleng malaglag yan sa sobrang haba ng biyahe at matagtag. Tapos, yung ilaw ko, Helix ang gamit ko. Yan, nakadalawa yan. Pasok yan sa LTO ha. Kung tataka kayo, bakit? Dami kong ilaw. Pero pasok yan. Pinaristro ka ba? Bagong ristro lang nito. Eh, pasok lahat yan. Sobrang lakas ng ilaw na to. Ito, hindi ko alam kung anong brand ito. Filled yata ito. Pero parang dinagdag ko na lang kasi para mas malakas. Pero ito pa lang, yung Helix pa lang na to, sobrang lakas niyan. Matibay yan. Kahit matagtag ng kalsada mo, okay na okay yan. Tapos, nakapanggilid lang ako ng RS8. Tapos, yung bracket ko is DC monorack. Kung bakit DC monorack yan, eh, subok na natin yan na hindi yan mababali sa mga mabibigat na pwede nating ikarga sa top box natin. Ito, pang 360 lang naman ito. Kailangan nyo ng cellphone holder na matibay na mayroong charger port. Hindi po pwedeng, hindi continuous charging yung cellphone ninyo kapag bumabiyahe kayo. Eh, kasi ito magsisilbing navigator ninyo kapag bumabiyahe. So, hindi po pwedeng nalulobat yan. Dapat lagi nakasaksak yan talaga. Sa, sisirain mo pa yung motor ko, Rap, eh. Tatanggal kasi tinanggal mo. Tapos yung mga side mirrors ko, stuck. Huwag kayong maglalagay ng maliliit na mga side mirrors kapag naglo-loop kayo, naglo-long ride kayo. Gamitin nyo lagi yung stuck. Stuck is good. Tsaka gusto ko kasi yung mga side mirrors ng ADV kasi malalaki. Maganda yung vision ba? Hindi siya limitado. Tapos ito, yung parang crash guard. Hindi na ako bumili ng sobrang laki na crash guard na hanggang doon. Ito lang, yung dito lang sa tagiliran. Tapos para may mapagkabitan lang nitong ilaw natin. So far, yan na yan. Hindi ko na babaguhin yan. Ang goal natin ngayon is yung ganitong setup, yun ang ipapagawa natin kay Daddy Spike. Kaya ayun, kunin na natin si Daddy Spike. Eh, hatid na natin siya sa DC Monorack. Sama ka sa Philippine Loop ko? Ha? Sama ka sa Philippine Loop. Kailan ba? February 1. Hanggang? Yeah. Siguro makakukay ng 2 weeks. Ito 2 weeks. 2 weeks? Hindi, kapag nakabad ako, sama ka. Sama ka sa Philippine Loop. Uy! Tatamaan! Layo-layo eh. Yeah! Anong kilo yan? Hindi ko alam kung ilang kilo to. Thank you, Rap. Huwag na tayo mag-music para marinig niyo yung tunog niya. Grabe, no? Mas pumugi yung tunog niya nung naka-ano na siya. Naka-akra na. Bukas na bukas. Ate, bulahaw! Pero kailangan natin sa big bike yan.
Kaya sa mga gusto mag Philippine loop dyan ha, makakakuha kayo ng tips sa akin ngayon sa pinag-uusapan natin. Nagdadadadal lang ako dito, pero marami kayong makukuha ng tips dito sa setup ng motor nyo gagamitin nyo sa Philippine loop kapag gusto nyo at may mga plano kayo mag Philippine loop. Yung camera setup ko sa GoPro, dyan ko na yun lalagay, pero pinag-iisipan ko pa kasi ayoko magtiwala dito sa ano na to, sa kabitan ng GoPro na yan, kasi nababali yan eh. Mas okay yung clamp type dyan, ito kasi sa pang side mirror type. So hindi ko alam, or siguro lagay ko ng tali dito na if ever man na mabali eh malalaglag lang siya ng adyan lang, hindi mababagsak sa kalsada. Maglalagay din ako ng camera mount dito para sa GoPro, tapos maglalagay ako dito ng isa para sa 360, or tingnan natin. Pero pag nagawa na yung crash guard natin, tingnan natin kung pwede tayo mag-mount ng 360 doon para wala masyadong harang dito sa ating manibela. Tapos maglalagay din tayo ng cellphone holder. Gagamitin ko yung mga Moto Wolf, ayoko maggamit ng mga yung kulay blue na dinidikit-dikit lang. Delikado yun, mahirap magtiwala doon. Siguro pag dito okay lang, pero pag Philippine loop ayoko gamitin yung ganon. Meron akong trust issues lagi sa mga ganyan, sa lahat ng bagay meron akong ganon. Kaya ako gusto ko lagi sinisigurado ko lahat ng mga gamit ko, mapailaw. Ayoko na dahil sa sobrang lubak masisira yung auxiliary lights ko along the way, ayoko masira yung charger port ko, mga ganyan ba. Kasi sa haba ng babiyahin natin sa Philippine loop, may isa lang dyan na masira, Diyos ko, mapipilahin tayo, mahihirapan talaga tayo sa biyahe natin. Especially yung dapat yung supply ng kuryente sa charger, which is dito tayo siguro maglalagay. Hindi ko alam, bahala na kung saan, dapat may charger talaga yun. Hindi pa pwedeng wala. Tapos hindi na ako mag sa side box. Yung kasi ang bala ko magkabilaan pero mahihirapan tayong sumingit sa biyahe. Tsaka nag-iiba kasi yung handling ng motor kapag naka side box So wag na siguro, magta-top box na lang ako. Top box pa nga lang, nagwiwiggle-wiggle na yung motor Di ba? Pansin nyo yan, nag-iiba yung handling. So siguro magta-top box na tayo para medyo manageable lang ba yung paggalaw ng manibela. Normal yun, normal. Napapalingon sila sa'yo, Daddy Spike. Sabi lang ko kayo ha, naka-automatic ako. Naka number 2 yan, naka giro 2, diba? Kung gusto kong magbaba, naka automatic yun ha, pero pwede mag-mix ng manual. Pak-pak. O, diba? Ganun yun, masarap sa kurbahan yan. Pagka-corner mo, pagka-abati, baba, bang! Ganun! No wonder sa motor na to, mamaniin lang niya yung long rides, yung Philippine loop na yan. Ang kailangan dito, nakakondisyon ng mabuti talaga, is ako. Pero masarap sa tenga, no? Happy New Year, everyone! Wala pa naman 3 kings . Saan ba yung DC motor? Lumagpas na yata ako. Ito na yun. Ito na pala yung DC. Tagal ko na kasi hindi nakapunta dito. Gumagana yung ano. Ayun. Ibang iba na dito. Bro, Jomar! Andiyan siya? Iwan ko na dito. Pare ko, hindi ko na matras. Ayan, okay na. Doon na lang park. Pwede doon, bro. Pwede doon. Ito, iwan ko to dito . Doon na lang sa, itabi natin sa mga motor niya. Yun, doon na lang . Sa kanya ba yan? Yung bagong motor? Okay, so nandito na tayo. Taray. XADB, bro. Ito po pala yung kailangan natin. Radiator guard. Delikado to pag tinamaan ng bato to. Kasi yung dadaanan natin sa Philippine loop, hindi naman lahat puro semento . Talagang halo-halo. May matubig, may mabato, may maputik, may madulas, may semento, may... Lagyan natin para ma-protection na din ba? Maingatan natin si Daddy Spike natin. So, okay. Nandito na tayo ngayon sa factory ng DC Monorack. ADB 160. Hi sa inyo mga bro. Shout out. Gising na ba si Joms? Nakatimbugo ka, nakatimbugo din ako.
Saan si Joms nandyan? Saan si MC Joms? Saan si Joms? Ba't ka nagtatrabaho? Ba't ka nagtatrabaho? Ikaw dyan? Siya yung mayari natin si Mona. Parang trabahador sa nagkagawa. Ayan ako, no? Grabe. So yun yung bago ka sa DC Monorock, ha? Grabe, bro. Ang bilis na trabaho nito. Sige yan. Solid. Naalala ko dati, napapagawa lang sa iba niya. Ngayon. Oo, oh, yung Honda ADV ko na bracket, yun yung pinakauna na bracket na DC Monorock na merong laser cut, di ba? Si Spike, pinagawa na niya yung sa iba ngayon, meron pa siyang sarili. Dala ko na yung sa ADV. Basketball court ko, ilan na muna? Tiranggal muna. Grabe. Saan nakita? Siya may-ari, hands-on. Yung talaga. Wow. Uy, ito ng bracket ito. ngayon pala ba gagawa ng ikaw ng bracket ng ano? Ngayon pala. May nagawa na ako isa. Same na makina niyan. May ano din yan, may paddle shift. Ah, oo, ano? Anong motor nga ito? Anong motor yan? Ang Honda rin yan. Yeah. Ay, oo nga, ang pogi ng itsura. Parang ano, di ba yung tawag ito? BM. Oo. Ayun, NC. NC750X. So, si Bro DC ang gagawa ng bracket natin dito. Ito yung gagamitin ko pang Pilipino. Ito yan. Iniisip ko nga eh kung maglalagay ako ng ano eh. Para maabang ako ng bracket. Bili ka na ng box. Mag-iiba kasi yung ano eh. Mas pogi yan. Yung maliliit, yung gano'n? Ganun lang. Pogi yan. May silver na. Tsaka ano, yung bracket gagawa mo ako ng crash guard. Oo, oh, sige. Kaya. Ano gusto mo? Yung half lang o kupuloy natin to? Ano bang masay? Pagdating sa big bike, puno. Apaabuti mo dito? Pag dinokpangay natin dito. Yan lang, ayoko na nangyay dito. Oh, huwag mo. Huwag mataas. Dito lang. Saka mayroong crossbar yan doon, no? Sa ilalim. Para mas madibay. Tapos yung ilaw ko kasi, bro, hindi siya malaki. Tulad ng ano? Dito. O yung dito lang na... Clamper lang. Parang... Clamp ba hindi, siya? Tubo. At ito nga, clamp type. Tapos i-clamp lang siya. Bumili na ako ng ano nung... Ba't pala dinala mo yung ilaw? Wala pa, papadala lang. Padala mo lang dito para mapwesto ko. O, pwede mong i-test drive yan ha. Iiwan ko sa naman sa'yo yun eh. Hindi kaya tapot yun. Hindi, kaya mo yan. Nakapipe na. Wow. Akara. So, hindi, regalo naman sa akin. Hindi ko naman mabibili yan, bro. Naswertehan lang talaga na ano. Tupad yung pangarap. Oo nga. Ganun talaga. Kapag alanganin ka at deserve mo naman, gagamit si Lord ng ibang tao para ibigay sa iyo yung pagpapala. Alam mo yan? Yes. Alam mo yan? Ano yan eh, isang patotoo sa atin yun, nangyayari sa atin yun. Oo. Oh. Mangyayari sa mga mabubuting tao, di ba? Yung hindi abuhin sa kapwa. Oo, oh, kasaka may kasabihan naman na hindi ka naman talaga pagpapalain kung hindi ka mabuti. Oo, oh, kaya kung hindi mo deserve. Oo, oh, tama, correct. Alam niya na yan. Ang tao, may mga nakaabang ano. Oo. Oh. Mga nakaabang siya, hindi ka mukha ng gaya ng click. Talagang pahirapan. Ito, may nakaabang yun. Ibig sabihin, nakadesign siya talaga parang lagyan. Oo. Tsaka yung kabitan talaga niya bro, sobrang solid matibay, talaga niya, matibay talaga yan. Hindi ka mukha nun, puro sa pairings na nakakabit. Oh. So plastic lang. Diba, yung iba nakakatakot? Oo, oh, ganon. Pag natumba ka, warak durug, yung ano mo. Durug yung plastic. Ito, yung kakabitan niya talaga. Ito. Bakal talaga yan. Kaya kahit di natin i-diretso rin. Pero titignan natin, mas maganda kasi meron sa unahan. Para may bumangga nung ano, bumangga sa harap. Talagang masusuportahan. Masusuportahan yung kahan. Pero kung biyak kasi yan, possible na bumalaktad yung bakal. Oh sige. Pero kung magkaduktong yan, talagang solid. Itim din na itim. Oh sige. Saan ba maganda ilagay yung ilaw, no? Dito yung nakalubog yun. Pag dito, ilagay, no? May pangit na yun. Sa nakalubog na part. Pero kailangan ko yun na para maiyan. Oh sige. I-send ko agad sa'yo dito, mamotoring ko. Testing mo kung may time ka. Iwan ko sa'yo yung susi. So ayan, iiwan natin si Daddy Spike dito yung ating Honda X-ADV. Si Bro Joms na ng DC Monorock ang gagawa niyan. So sa lahat ng mga naka-X-ADV dyan, abangan nyo kung ano yung kakalabasan ng bracket na i-customize sa atin ng DC Monorock. Pati yung crash guard. Ano pangalan? Daddy Spike? Si Daddy Spike. Yung nilalagay natin sa plate. Daddy Spike. Ikaw?
Ikaw ba na? Paolo Busa. At sa pagpapatuloy ng ating vlog, ay ipapakita ko naman sa inyo yung helmet na gagamitin natin sa Philippine Loop. Ang gagamitin natin na helmet this time is... Sarap! Carbon Lodi. Yan, ang RRV1 na carbon helmet ng Geely. Ay, labas ko na yung helmet ko na yan. At ito na siya. Ito ang ating gagamiting helmet sa ating Philippine Loop. Unti-unti ko na siyang sinaset-up. Ayan, naka-iridium lens na siya. Babaunin ko yung clear. And then yung gamit natin na Bluetooth intercom na to ay ito, Lexin G16. Ito yung gamit ng Hampas Loopers. Ang ikakabit ko na lang dito, since ngayon ko pa lang sinet-up itong chin mount, is ilalagay natin yung microphone dyan mamaya. May flashlight siya. Yun ang kagandahan sa G16. Music sharing at kung ano-ano pa. Maliban dyan sa helmet na yan, meron din tayong official brand na gagamitin natin sa Philippine Loop para sa aking mga safety suit or gears ba ang tawag doon. Sapatos, wala pa ako. Naghanap ako ng sapatos, pero this time ang gagamitin yung sapatos talaga is boots na. Hindi na yung parang tulad ng mga suot-suot ko dati na parang pangsayaw. Ngayon, higher boots na ang gagamitin natin kasi big bike na yung dala natin. Ang brand na gagamitin ni Boy First Time sa Philippine Loop is Nitro. Ayan, maraming salamat kay Boss M, kay Boss Jack na sinuportahan tayo nila sa ating Philippine Loop. So parang Nitro is the official safety suit of Boy First Time. Itong solo Philippine Loop natin. Hindi, sukatin natin para makita ninyo. Kasi napakagandang klaseng jacket. Siyempre may mga safety pads. Ang ganito sa likod, meron din. Hindi siya mabigat. Malamig siya sa katawan. May pagka... yung texture niya is parang windbreaker siya. Pero ang pinakagustuhan ko dito sa Nitro na to, magaan siya na jacket. So hindi siya pahirap para sa atin. O, diba? Tapos mayroong hoodie dito. Ganyan. Next is pantalon. Tinuruan din naman ako ng Nitro para kapag bumubiyahe ka ng naka-big bike ka, gamitin mo yung mga ganito. Nitro. Napakalupit. And then ang gagamitin natin na gloves is Nitro din. Pero hindi na siya yung gloves na madalas kong ginagamit na maikli. This time, ang gagamitin na natin na gloves ay itong mahaba na. Ipo-post ko to sa Facebook na suot-suot ko lahat. So, yan. Yan yung mismo. Tsaka ito kagandahan. May sasaro dito. Yan ang kagandahan. Tsaka medyo safe yung wrist ba. Ang next natin is maghahanap ako ng boots na maganda. Baka meron kayong alam na pwedeng i-recommend sa akin. First time ko lang din magbo-boots. Okay, announcement. May isa pa akong vlog na i-upload bago ako pumunta ng Caliboaclan. Meron tayong ride kasama ang mga kaibigan ko sa Geely Helmets. This time, kasama natin si Daddy Spike na. Uuwi muna ako ng Aklan. Mahigit isang linggo tayo doon. Makiki-join tayo at makiki-celebrate tayo sa Ati-Atihan Festival 2023. So yun, sa lahat mga hindi pa nakakaalam ng Ati-Atihan, Ati-Atihan is the mother of all festivals dito sa Pilipinas. Kung may dinagyang at kung Mascara Festival, lahat-lahat ng yan, ang pinaka-unang-una, Ati-Atihan. So, lahat ng mga kababae ko sa Aklan, magkita-kita tayo dyan. Malapit na ako pumunta dyan. Ilang araw na, ilang tulog na lang, dalawang tulog na lang, nasa Aklan na ako. So, life is good! Mula dito sa Giginto, Bulacan, magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Bye-bye!